Nagbigay na mensahe ngayong Rizal Day ang ilang tumatakbo sa eleksyon 2022. Anila, dapat isabuhay ang kabayanihan at mga ipinaglaban ni Gat Jose Rizal. May report si Sandra Aguinaldo. Nangako si Manila Mayor Isko Moreno na magtatayo ng matitibay na evacuation centers na makakayanan ang mga disaster. Sa isang news release, sinabi ni Moreno na kung disaster resilient ang mga evacuation center, matitiyak ang kaligtasan ng mga nagsilikas. Gagawin daw niyang prioridad ang pagbili ng makabagong kagamitan para sa kalamidad. Si Dr. Willie Ong naman nagpaalala sa kanyang social media post na dapat daw mag-stock na ng ilang brand ng anti-COVID medicines ang gobyerno. Sa ani ay inaasahang Omicron wave o pagtaas ng COVID cases na sanhi ng Omicron variant. Walang public engagement si Senador Manny Pacquiao, pero sa isang statement, sinabi niyang sana raw, huwag nating sayangin ang ipinaglaban ni Rizal at manindigan para sa tama. Sabi niya, nagbuwis ng buhay si Rizal para buhayin ang damdamin at isipan ng mga Pilipino sa kawalan ng katarungan at ipinabatid na ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino at hindi sa mga dayuhan. Sa hiwalay na statement, nagpasalamat si Pacquiao sa lahat ng tumugon sa panawagan niyang tulong para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Nakapag-donate daw sila ng mga relief packs at gamit sa iba't ibang lalawigan. Si Representative Lito Atienza naman, tinukoy si dating Pangulong Ferdinand Marcos at sinabing naghirap daw ang Pilipinas sa ilalim niya. Huwag daw baguhin ang kasaysayan para pagmukhaing bayani ang hindi naman bayani. Tugon ng spokesman ni dating Senador Bongbong Marcos sa pagsalubong sa 2022, sana raw ay mawala ang puot sa puso ng bawat Pilipino. Imbis daw na magbangayan, magsama-sama raw sana tungo sa mas maunlad na bansa. Nagpunta sa Dinagat Island si dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte. Ayon sa Lakas CMD, namahagi sila ng financial assistance at tulong gaya ng bottled water, bigas, chinelas at iba pa. Sa aerial photos na ibinahagi nila, makikita ang pagkasira sa marami sa mga estruktura at bahay sa isla. Sa kanya namang social media post, nagbahagi ng ilang litrato si Mayor Sara ng kanilang pagbisita sa Dinagat Islands at Palawan, dala ang tulong para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Ngayong Rizal Day, sinabi ni Marcos na naway sariwain ang pagmamahal ni Rizal sa bayan. Lahat daw ay maaring maging bayani kahit sa munting paraan. Hinimok ni Vice President Lenny Robredo ang mga Pilipino na isabuhay ang pagkakaisa, pakikipagkapwa at lagi humugot ng lakas sa isa't isa. Ito ang kanyang mensahe na inilabas ngayong araw ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Lagi daw may pag-asa dahil tumutugon at nagmamalasakit sa kapwa. Si Senador Kiko Pangilinan naman nanawagan para sa isang Senate hearing para daw malaman ang tunay na lawak ng damage na dulot ng nakaraang bagyo. Ayon kay Pangilinan, dahil malaki ang kailangang pondo, kailangang busisiin ng Senado kung paano maililipat ang ilang pondo para direktang mapakinabangan ng tao. Sa isang tweet, nagpasalamat si Senador Ping Lacson sa tulong ng AFP at Philippine Coast Guard sa pagde-deliver ng kanilang relief assistance sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Nangyari pa rin daw ito kahit na wala naman daw siya doon para sa kuhanan ng litrato. Sasabihin daw ng kanyang mga kritiko na politika pa rin ito. Pero sabi ni Lacson, politics of service ito at hindi umano para sa interes. Sa isang news release, sinabi ni Lacson na isa sa solusyon para masugpong illegal na droga sa bansa ay ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa mga anti-drug authorities ng iba't ibang bansa. Dumalo naman si Senate President Tito Soto sa signing ng 2022 National Budget sa Malacanang. Sandra Aguinaldo, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.